Hello po mga ka-PTV, maligayang pagbabalik po sa ating channel at welcome back na naman po sa ating lahat. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang pitong trumpeta mula sa kalangitan na nakasaad sa Biblia at ang isa sa pitong trumpeta na ito ay narinig mismo sa Pilipinas at nakunan pa ito ng video. At babanggitin din natin kung ano ang koneksyon nito sa isang prediksyon na sinabi na mismo kung saan manggagaling ang kinakatakutan na The Big One. Ito na kaya, yan ang ating alamin sa video na ito. Pero bago po yan, kung ikaw ay bago lamang sa aking channel, ay pakiclick like, subscribe, and hit the notification bell para po maging updated po tayo sa mga panibagong uploads natin. At ang susunod ay mapapakinggan, walang halong pananakot, kundi magsisilbi lamang itong gabay para sa atin. Alam naman po natin lahat na darating talaga ang pangmalawakang paghihirap para tayo ay ihanda sa muling pagbabalik ni Jesus. Ang mga paghihirap na ito ay nakasulat sa ating banal na aklat at isa sa mga bagay na nabanggit ay tungkol sa pitong trumpeta. Itong lahat ay nakasulat sa aklat na Revelation chapter 8 hanggang 11. Ito kasi ay nakita ni St. John sa isang vision na ipinakita sa kanya ng Panginoon at isinulat niya ito sa Biblia. Isa-isang patutugtugin ang mga trumpeta hanggang makumpleto ang pito bago ang pagbabalik muli ng Diyos. Ang isang trumpeta ay pinapatugtog ng iba-ibang anghel pero hindi ito pinangalanan. Unahin na natin ang unang trumpeta na magdadala ng pagkawasak sa mundo. At ito ay nakasaad sa Revelation chapter 8 verse 7 na nagsasabi na sangkatlo ng mundo ay nagsusunog o umaapoy, pati mga kahoy at kahit mga damo. Alam naman po natin na ang mga nangyayaring sunog sa iba't ibang bahagi ng mundo. Andiyan ang pagkasunog sa mga kagubatan sa bansang Australia at sa California. At ngayong taon lamang ang matinding tag-init ng Europa na nagiging dahilan ng pagkakaroon nila ng pangmalawakang pagkasunog sa kanilang mga kagubatan. Ang pangalawang trumpeta ay nakatuon sa karagatan. May isang malabunlog sa laki na umaapoy mula sa langit ang tatama sa dagat. Magiging kulitugo daw ang karagatan at mamamatay ang sangkatlong kabuuan ng mga nilalang dito. At ito nga ay nangyayari na. Sa katunayan, noong 2013 ay may tumama na isang bulalakaw sa bansang Russia at 1,500 katao ang humingi ng medical na pagpapagamot dahil dito. Hindi lamang yan, pati ang pagpula ng dagat ay nangyayari na din. Kagaya na lamang ng pagpula ng dagat sa New Zealand, Florida at pati sa Dead Sea. Though may mga nagsasabi na ang dahilan nito ay dahil sa mga nilalabas na paglago na isang klase ng algae, hindi pa din natin may aalis na ang manifestasyon na ito ay kaparehong pakapareho nung nasa pangalawang trumpeta. At dahil nga sa pag-iba ng dagat ay nababalita din ang pagkamatay ng napakadami mga isda, pating dolphin, balyena at kung ano-ano pa. Ang mga nilalang na ito ay nakikita na lamang sa dalampasigan na wala ng buhay at napakadami talaga nila. Ang pangatlong trumpeta naman ay tungkol sa pagpait ng tubig na magdudulot ng pangmalawakang pagkamatay. Isang bituin na mahuhulog mula sa langit ang mapupunta sa mga ilog at mga batis at madami ang mga sasawi dahil sa pag-inom ng mapait na tubig na ito. Ang pangalan ng bituin ay Ajenjo o Wormwood sa Ingles. Madami sa mga Bible scholar ang nagsasabi kung isa ba talaga itong bulalakaw o simbolismo lamang ito at ibang bagay talaga ang mangyayari. Alam na kaya ng NASA na may paparating na bulalakaw sa mundo? At ito nga ba ang dahilan ng pagbibigay ng malaking pondo ng gobyerno ng Amerika sa ahensya na ito? May ibang mga eksperto na nagsasabi na hindi daw ito bulalakaw at ang pagkalaso ng tubig ay mangyayari na lang bigla-bigla nang hindi natin namamalayan, kagaya ng anghel ng Diyos na magdadala ng apoy at kidlat na sobrang bilis. Ang pangapat ay ang pagkasira ng bahagi ng araw, buwan at mga bituin. Masisira ang 1/3 ng araw, ng buwan at mga bituin at didilim ang sangkatlong bahagi nito. Ang unang apat na trumpeta ay tungkol sa magaganap sa lupa, sa dagat at sa kalangitan. Ito ang mga importanteng pangangailangan ng tao para mabuhay at ginagawa ito ng Diyos para mabigyan ng hukuma ang mga taong tinanggihan siya.
Pagkatapos ng unang apat na trompeta ay magkakaroon ng maikling pagtigil o katahimikan bago magpatuloy sa pagpapatunog sa huling tatlong trompeta. Kung ang unang apat ay nakakatakot na pakinggan, ang huling tatlong trompeta naman ay mas nakakawindang. Pakinggan po natin. Ang panglimang trompeta ay tungkol sa pagpapalaya kay Satanas para magasik ng sakit at paghihirap. Ito ay pinapahintulutan na mangyari para dun sa mga hindi na kayang tanggapin ang Diyos. Ang mga pinapahirapan ay hindi mamamatay pero dadanasin nila ang hindi masukat na labis-labis na sakit. At ang tanging mga makakaligtas lamang nito ay yung mga taong merong selyo ng Panginoon o yung tinatawag nila na seal of God. Ang panganim na trompeta naman ay tungkol sa pagkalat ng apat na anghel at 200 milyong mga kampon ng kadiliman para patayin ang 1/3 ng populasyon sa mundo. Gagawin daw nila ito sa pamamagitan ng isang nakakamatay na sakit. Ang pangyayaring ito ay hindi pa kailanman nasaksihan ng buong mundo kasi nakakatakot daw talaga ito. Pero ang nakakalungkot lang ay yung mga makakaligtas ay hindi pa din mag-aayuno at magsisisi sa kanilang mga kasalanan. Sila ay patuloy pa din sa kanilang mga masasamang gawain kagaya ng pagsimba kay Satanas, pagpatay, pakikipagtalik at kung ano-ano pa. Ipinagpatuloy pa din nila ang hindi pagpapapasok sa Diyos sa kanilang buhay. Ipinagpatuloy pa din nila ang itanggi ang kanyang walang hanggang pagmamahal. Ganun na katigas ang kanilang mga puso. At alam naman po natin ang mangyayari sa mga taong matigas ang puso. Nakakalungkot lang. Nakakabahala. Bago pa patugtugin ang pangpito at huling trompeta ay magkakaroon pa ng madaming mga kaganapan. Kaya inaanyayahan ko kayo na basahin ang Revelation chapter 10 at 11 para mas mabigyan kayo ng idea sa mga kahindik-hindik na kaganapan. Ayon kasi sa Biblia ay ang numero na pito ay ang numero ng pagkakumpleto. At inihipan na nga ang pangpitong trompeta at kasabay ng pag-ihip ay ang mga boses sa kalangitan na nagsasabi, ang paghahari sa sanlibutan ay paghahari na ngayon ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo. Maghahari siya magpakailanman. In relation dun sa ating pag-uusap na pagtunog ng mga trompeta, alam nyo ba na ito ay nangyayari na sa iba't ibang bahagi ng mundo? Alam nyo ba na nagkaroon na ng mga saksi sa tunog na ito? Hindi lang isang bansa ang nakasaksi nito, kundi madaming bansa na. At dito din sa Pilipinas ay nasaksihan ito sa probinsya ng Batangas. Ito din ay nakuna ng video ni Vincent Andy Magnaye habang siya ay nasa labas ng kanyang bahay. Ayon sa kanya ay may mga 7-10 minuto niya itong narinig at kinuna niya ito ng video. Nakakapanindig balahibo na talaga itong pakinggan kasi hindi mo alam kung saan ito nanggagaling. Ang mga tunog ito na kaya ang pangpitong trompeta pero hindi lang natin maintindihan ang ibig sabihin ito mula sa langit. Ito na kaya ang huling tunog mula sa langit na nagsasabing ang paghahari ng Panginoon ni Jesus ay malapit na. Hindi naman kaya ay ang pagtunog na ito ay isang signos o babala mula sa langit sa mga dilubyong ating kakaharapin. Di po ba sumabog ang Taal pagkatapos ng ilang taon na marinig ito? O mas may malala pa kayang dadanasin ng ating bansa kagaya ng mga naglalabasa ng mga prediksyon na ang The Big One ay magmumula sa Batangas sa lakas na 7 point something na magnitude? Sabi nga ni Alexa ay sa Batangas daw ang The Big One tatama. At sabi naman ni Rudy Baldwin ay may napakalakas na lindol sa Batangas na pupukaw at magpapasabog ng malakas sa Bulkang Taal. Pero lahat na ito ay puro haka-haka lamang, interpretasyon ng mga tao lamang at mga nakalap na impormasyon sa mga artikulo. Kasi wala pa din po talagang nakakaalam sa mga mangyayari kundi ang Panginoon lamang. Kayo po mga kapi-TV, ano po sa tingin ninyo? Naniniwala ba kayo sa mga prediksyon na ito? Naniniwala ba kayo? Paki-comment down below na lang po para po ating matalakay. Kung ano man yun na wala pa rin makakatalo sa timetim na panalangin natin sa Diyos, magdasal lamang tayo kada araw at huwag nating kalimutan ang tumawag sa Kanya kahit pa sa bigat ng ating mga dinadala.
Maraming salamat po sa iyong panonood, mga Kapi-TV. Please don't forget to like and subscribe. God bless po sa ating lahat. And stay safe po.